Walong universidad pinag-isa ng adhikain at pangarap. Ang ipakita ang kausayan sa akademya at ipamalas ang galing sa sport. Ito ang University Town. Humigit kumulang na 5 hektarya ang lawak. Siyam na gusali, iba't ibang mga school activities at programs at libo-libo ang mga estudyante. Isa ang universidad na ito sa malaki at respetadong institusyon sa bansa. Ito ang Adamson University. Kanlungan ng karunungan at palakasan. Sa kahabaan ng kalye ng San Marcelino, nakatindig ang isa sa top private at Catholic schools sa Maynila, ang Adamson University. Taong 1932 nang itatag ang institusyon ng Greek chemist na si Dr. George Lucas Adamson. Ang una niyang pangalan ay Adamson School of Industrial Chemistry. Pagkatapos noon, naging Adamson School of Industrial Chemistry and Engineering. Unang-una, nakita niya na nung panahong yun, very rich in natural resources ang Pilipinas. So maraming raw materials na pwedeng gamitin at i-exploit para maging bilang iba-ibang produkto. 1941 naman nang kilalanin na itong Adamson University. Nais ng Greek chemist na si Dr. Adamson na mapaunlad ang kaalaman ng mga Pilipino, particular sa kursong teknikal. Kasi ang point ni Mr. Adamson ay bigyan ng education yung mga young Filipinos tungkol sa industrial chemistry at magkaroon kaagad sila ng livelihood after 2 years. Kabilang sa itinuturo sa universidad ang paggawa ng mga domestic products na ginagamit sa bahay. Yung dalawang yun ay nag-o-offer ng 2-year courses na base ng industrial chemistry like soap making, perfume making, leather tanning. Pagpasok sa loob ng campus, bubungad ang pinakamatandang istruktura, ang St. Vincent Building. Ito ang kauna-unahang gusali ng Adamson na itinatayo noong 1936 at idineklarang historic site ng National Historical Commission of the Philippines noong 2007. Sa pag-research nila, nakita nila na ang buong campus pala ay pwedeng i-declare as a historic site. So, noong 2007, dineclare ng National Historical Commission na historic site itong buong campus. Patatagpuan sa loob ng St. Vincent Building ang mga classrooms, opisina at ang kanilang museum. Siyempre, bago ang lahat, gusto natin malaman ang kasaysayan ng Adamson University. At siyempre, ang best place para malaman yun, dito sa Adamson University Museum. Tara! Museum Director na si Raul Agner ang makakasama namin sa paglilibot sa museo. Pumunta po kami dito para malaman yung brief history po ng Adamson. Pwede mo may matulungan po doon. Ano po ibig sabihin ng Adamson? Yung ibig sabihin ng Adamopoulos, son of Adam. Nung mag-umpisa si Mr. Adamson, nagre-rent lang siya ng mga buildings doon sa Avenida, sa Santa Cruz, and then sa may Malacanang, and then sa Intramuros, and eventually dito na after the war. Ano naman po yung nakikita nating mga larawan dito sa museum? Ito yung mga larawan na ito ay tungkol sa buhay ni Mr. Adamson. Nung mag-migrate siya sa Australia. At saka take note na preserve nila na mabuti yung mga notes ni Mr. Adamson dito.
Mm-hmm. Yun ay original, original Greek handwriting. Kasi nung nasa Greece pa siya, nasa Athens, nagtayo rin siya ng School for War Veterans. Kaya ito yung mga parang lesson plan niya. Adamson, from the very beginning, was a technical school talaga. So yung no-offer niyang courses, halimbawa, 2-year course in soap making, perfume making, leather tanning, yung mga parang vocational, pero industrial chemistry based. Chemistry and chemical engineering and other engineering courses, yun ang malalakas na courses sa Adamson until now. Take note, itong museum na to, hindi lang itong isang wing na to. Ang tawag ko sa wing na to ay? Ito ay founder's wing, dedicated talaga to the founder, si Mr. So, Adamson. Tapos meron din po tayo. Yung kabila, Vincentian wing, yun ang from the time na naging Catholic University ang Adamson. Ang pangalawang bahagi nito, ang Vincentian Wing. Sa bahaging ito, makikita ang mga larawan ng mga pari na tumulong sa pagtataguyod ng universidad. Okay, Vincentian Wing. Wow, laki rin pala. Yeah. Ito po ba yung buong Adamson? Ito yung scale model ng buong Adamson campus. Mm-hmm. Tayo po, nasan po tayo ngayon? Nasa St. Vincent Building tayo ngayon. Ang lawak po ng Adamson ay nasa... mga more or less 5 hectares. 5 hectares din. At mayroon tayong mga 9 buildings all in all. Dati nung original na Adamson po, gano'n po lang saka nagsimula? Dito nagsimula sa St. Vincent Building lang. Itong building lang. And then later, nabili yung Meralco Building. Mm. This is the original Meralco Building bago lumipat sa Ortigas. Ah, talaga? Oo. Hanggang lumaki. Oo, hanggang na-acquire din yung St. Teresa's College Building in 1977, okay. STC. Then nag-expand na rin, nagtayo ng bagong engineering building, the OZ Building. And then itong mga basic education building. Pero, hindi lang sa larangan ng academic sikat ang Adamson. Naging popular din ang universidad sa sports. Pag sinabi mo si Adamson, lalo na yung the golden years dati, ito yung parang pugad din eh, ng mga basketball players. Dito yung makuha ng mga pwede pang draft, papuntang PBA. So Raul, ito po yung kauna-unahang championship trophy ng Adamson sa UAB. Oo. Yung 1977, naging champion yung juniors team namin at saka yung seniors team. So, dalawang back-to-back. Kahoy pa to? Kahoy pa yan. Kahoy. Doon sa seniors, panahon nila Hector Calma. Maliban sa basketball, sino-sino po ba yung mga kilalang personalities? Sa figure skating, for a time, si Michael Martinez. Si Michael nag-aral dito ng short course in English, pero hindi naman siya alumni talaga ng Adamson. Ipinakita rin sa amin ang loob ng alumni room. Alumni room. Ito po si Mrs. Evdoxia Adamson, wife ng founder. Last year lang siya namatay, but she studied in Adamson and finished 4 na courses. Wow. Ito naman si Mr. Salonga, considered the oldest alumni namin. He graduated in 1935 with a degree in soap making. So after graduating sa soap making, nag-engage siya in business sa soap making. So doon siya naging successful, naging mayaman. Soul maker of soap. Oh. Galing, no? May course pala na, no? Soap making. At 2 years lang yan? 2 years lang yan. May kasabihan po dito, di ba? Maximum amount of education in a minimum amount of time. Kumita ka na, malinis ka pa. Ito naman po, ang 75 outstanding alumni na in-award namin nung Diamond Jubilee 2007. So isa dito sa mga alumni si Father Fernando Suarez, yung healing priest. Nag-graduate siya ng chemical engineering dito. Akalae mo, si Father pupunta sa iba't ibang lugar na Biblia ang hawak, pero di mo alam, pumakukin pala ng libro ng chemistry. Making miracles. Hindi lang soap miracles. Nagmula din sa Adamson University ang may-ari sa pinakamalaking kumpanya ng household products dito sa Pilipinas. And ito si Mrs. Supetran,
may-ari ng ACS Corporation, yung gumagawa ng mga detergents, etc. Mga ano po, no, entrepreneurs. Mga entrepreneurs. Mga creators, inventors, yan ang Tatak Adamson. Tsaka maganda kayo, Mrs. Supetran, she employs Adamson graduates sa malaking company niya. Kaya naman proud na proud ang Adamson sa mga produkto ng kanilang eskwelahan na nagtagumpay sa buhay. So makikita mo yung vision ni Mr. Adamson noong araw na talagang gusto niya magkaroon ng maximum education in a minimum amount of time. Parang yun ang mantra niya. Sa ating pagbabalik, mas makikilala pa natin ang Adamson University dahil sasamahan tayo ng ilang key players ng Adamson Falcons. Pinagmamalaki ng Adamson yung kanilang chemistry, yung pinakamalaking laboratory sa Asia. Pero alam mo, andito pa rin ang pinakamalakas sa chemistry. Sigurado ka ba? Sigurado ka? Sobra. Ay, hug mo ako! Ano ba sa girls mo? Hug mo ako! Para samahan tayo sa ating paglilibot dito sa Adamson University, isasamahan tayo ng ilan sa mga pinagmamalaki ng Adamson Falcons. Mula sa Adamson Lady Falcons, nandito ang kanilang magaling na outside hitter, the one and only, Miss Gemma Galanza. Tara! Hi, Gemma! Hey, Gemma! Kakaiba! Aray! Grabe ang forma mo ngayon! Parang nakakatuwa. Kapag sa court, talagang agresibo itong si Gemma. Dito, tame na tame prim, eh. Prim and proper and ladylike. Hello po, Miss Gemma. Galanza. Kamusta kayo? Okay naman po. So Gemma, ito pangalawang beses ko na makapunta sa Adamson, pero itong building na to, balita ko parang nakahati sa dalawang Adamson. Ano itong building na to na nasa likod natin ngayon? And so ito po yung, ano, yung SV building, yung pinakalumat, yung pinakaunang building natin na yung dito sa Adamson. Mm, kumbaga ito yung historical site ng Adamson. At marami pa dapat malaman tayo sa loob ng Adamson eh. Oo. Pwede mo mamasamahan? Tara! O, tara! Grabe ka, iba ka talagang makita na ganito, no? First time ko siya makita naka-uniform. Ang ibang-iba, very soft-spoken compared sa nakikita natin sa court na intense. Pagdating sa volleyball court na si Jim, talagang... Saka pag sinabi mo, UAP at Adamson, hindi mo mahiwala yung pangalan niya. Ito naman, makasing estudyante ka ba? Okay, Jem, alam natin napaka-busy ng araw mo. May training ka, may pag-aaral ka. Pero saan mo paboritong tumambay? And ito po yung Falcon Cafe namin. Halos mostly mga athletes po yung kumakain dito. Okay, basketball team mo. Yes, ayan po. Tapos lunch, before training, dyan po kami. And breakfast din, dyan din po kami kumakain. Tapos, and ito po yung St. Vincent de Paul Church po. Ayan. The historical St. Vincent Church. Isinama kami ni Gemma sa isang lumang simbahan na katabi lang ng Falcon Cafe, ang St. Vincent de Paul Parish. Alam mo yung isa to sa mga gusto ko sa Maynila, napakaganda ng mga simbahan. Siguro isa to sa mga dinadayo ng mga nagbibisita iglesia, no? Ako may personal akong tanong sa'yo, Sam. Pag pupunta ka dito sa St. Vincent de Paul, pagmumunta ka dito, ano bang kadalasang inihihiling mo? Siyempre, yung safe yung family ko lagi. Tapos, ginaguide niya kami ni Lord. Then, bigyan niya kami ng lakas. Saka, tamang pag-iisa po para mas mag-guide namin yung isa't isa. Para kahit hindi kung saan man kami pumunta, kung kami lang mag-isa. Ano yun, parang yun, safe kami nakaka-uwi dun sa tinitirahan na. Bukod kay Gemma, may makakasama pa kami sa aming paglilipot.
ang team captain ng men's volleyball na si Michael Sudaria. Oh, sakto. Ayan to. Sakto. Ano ko to ah? Tagal Michael Sudaria. Best scorer yan ng UAAP. Congratulations. Pwede mo ba kami samahan dun sa kabila? Oh, kasi gusto namin makita yun eh. Okay, tara. Oh, tara. Sa engineering department naman, ang sumunod naming destinasyon. Kilala namin ang Adamson professor na si Engineer Bear Lomotan. Ipinakita niya sa amin na ang isang natatanging imbensyon na estudyante ang may gawa. Okay, sir! Ano naman po itong electric car na to? Ito pong electric car na to ay project ng ating mga estudyante way back in 2012. So, mula ito sa recycled na golf cart. Then binuhay namin, ginawa naming solar enhanced sa solar na siya ngayon. Solar powered siya ngayon. Noong 2010 nagsimula yung project namin, yung Lipad 1. Natapos noong 2011, then the following year, so gumawa na rin ito yung Lipad 2. Na conceptualize ito ng mga bata, thesis nila ito, and inassemble nila. But the solar technology, every part of that, mula solar panel, charge controller, battery, and the BMS, so dinesign lahat yun ng mga estudyante. So, binuo nila yun mula sa mga, yung golf cart. So, naganap ng scrap na golf cart, then inassemble na nila. Nakadisenyo na eco-friendly ang hybrid solar energy powered car. Luro na challenge sila kasi part ng technology sa electrical engineering is transportation. So, kaya sila nag-venture sa pagdi-design nito, naging interesado sila sa mga solar na electric vehicle. This is environment friendly, zero emission of pollutants. Yun nga po yung uso ngayon, from electric to solar. Gano'n po ba katagal sinacharge itong sasakyan nito para maging full operation? Actually, dual charging siya, pwede sa electricity, pwede sa ating solar. Pag sa electricity, 5 to 8 hours. Pag sa solar, actually, naabot kami ng mga 4 days, 4 to 5 days. Saan nyo naman po ginagamit yung sasakyan na ito? Dito lang po, para ikot-ikot dito para sa... Para ma-inspire ang ating mga estudyante na gumawa din na ganito. Saka ginagamit namin to parang laboratory na rin namin na kung paano gumana yung mga solar technology sa mga estudyante. Nakatong isipin yung mga Blue Falcons natin. Eh, nag-go green na rin. Nag-ano? Go green. Go green. Tara, sakin na natin. Sir. Nakakatuwang pwede natin masabi dito. Akalain nyo kasi pag mga ibang klaseng fuel, aalog-alog or mauga. Eh dito, smooth eh. Very smooth ang takbo niya. Tsaka yung maganda ito. Napakatahimik niya. Okay. Ang Adamson, marami pa kami nagawa. Meron pa kami isang solar car, may solar tricycle din. Just goes to show kung gaano kagagaling, katatalino ang mga taga-Adamson. Maraming salamat po, sir. Mabuhay kayo. Maraming salamat po. Gusto ko nga sana mag-drive eh. Hindi nila alam. Sa akin, susi. Uuwi ko to. Panglaban namin sa Shell Eco Marathon. Kailan po nakuha yan? Pinaglaban namin to the other year. Then this year, ito ulit yung entry namin. Ilan po ba ang masakyan na dito sa engineering department? Sa engineering na mga ginawa ng estudyante namin, about 7 na vehicles na yung nagawa namin. Dami naman. So, titingnan natin, meron tayong sports car, meron tayong... Utility car. Utility car, merong pang racing din. Racing car. May parang buggy. Buggy. Meron din tricycle. Meron motorcycle. Ang dami. Matapos ang joyride sa mga electric cars, ang Ozanam building naman ang aming pinuntahan. Ilang naglalaki ang makina at kagamitan ang nakita namin.
Lahat ng aming electrical machines ay nandito for experiment, pati pang aming pang power system experiment sa electrical engineering nandito. Ito yung mga pang transmission ng machines namin. Ito yung for generation, transmissions. Ito naman yung aming pang energy conservation, AC and DC machines. Ito yung open flow channel machine namin. So, use for the study ng flow of fluids. So, sa fluid mechanics ng aming mga student. Ito naman ang aming machine shop laboratory. So, ito yung mga machines, sa mechanical machines namin na ginagamit ng aming mechanical engineering students. Dito tayo ngayon sa ano sa chemistry laboratory. Isa sa mga pinakamalaki sa buong Asia. Ang paborito siya? Oh. Talaga? Sige natin. Ikutin natin. Na-excite ka na? Hi. May klase pa pala dito. Portion. Kasi pag sila ng laboratory, isang malaking ano lang, isang buong klase. Pero dito, may nakita ko mga dividers. Kasi sa sobrang lawak nga niya, at hindi lang buong ano ah, buong area dito, pati yung sa gilid. At meron din doon sa kabila. Pinagmamalaki ng Adamson, yung kanilang chemistry, yung pinakamalaking laboratory sa Asia. Pero alam mo, andito pa rin ang pinakamalaka sa chemistry. Sigurado ka ba? Sigurado ka? Sobra. Ay, hug mo ako! Ako sa girls mo. Hug mo ako! Kanina, pagpasok mo dito, hindi mo masyadong makikita. Pero ngayon, nandito na kami sa kalahati, eh mapapansin mo na square pala, pumapalibot yung buong laboratory. At now, we are truly believers. Sa ating pagbabalik, hindi lang sa akademya angat ang Adamson. Maging sa sports, mataas din ang lipad ng Falcons. Yan ang susunod nilang ibibida. Nakakamangha ang mga nalaman natin sa Adamson University, mula sa mga technical equipment hanggang sa mga produkto at mga imbensyon. Mula noon hanggang ngayon, nananatili ang dekalidad na klase ng pagtuturo sa universidad. Kaya, hindi nakapagtataka na maging ang mga estudyante nito dekalibre rin. Yung mga alumni na naging successful sa kanilang mga careers, ay nabigyan sila ng magandang education ni Mr. Adamson, lalo na at that time. Kasi si Mr. Adamson was a hands-on trainer, educator talaga siya. Kahit siya yung president, malapit siya sa mga estudyante. Ayon sa pamunuan, mataas ang success rate ng mga graduate ng Adamson, lalo na kung ang kursong teknikal ang pag-uusapan. Parang may pangarap din na ma-challenge ang kanilang kalagayan sa buhay. Kasi hindi naman lahat ng mga nag-aaral sa Adamson ay may kaya. Karamihan ito ay mayroon lang mga ambisyon talaga magsumikap at maging successful in life. So, siyempre na-inspired din sila sa mga teachers at sa mga administrators na maging successful. At in the end also, ma-share nila ang kanilang success sa ibang tao. Akademya na mamayagpag ang Adamson. Maging sa sports, markado rin ang tatak Falcons.
Ang kanilang slogan na Soar High Falcons ang nagpapaalala sa mga atleta ng Adamson sa bawat sabak sa kompetisyon. Basketball ang sports na una sa kanilang listahan. Dito lang naman ang galing ang ilan sa mga iniidolo nating PBA players. Nandyan yung mga basketball stars natin na galing sa Adamson, sila Kenneth Duremde, sila Marlo Aquino, sila EJ Pyle noon, Hector Calma, si Ken Bono pa. Bukod sa basketball, ang international champion bowler na si Paeng Nepomuceno, notable alumni din ng Adamson Falcons. Kaya naman, taon-taon, puspusan ang paghahanda ng mga student-athlete na lumalaban para sa mahal na alma mater. Iba't ibang programa ang kanilang inilunsad. Yung mga athletes ay binibigyan ng thorough training din, everyday practice, mayroon din mga pre-season na tournaments na sinasalihan ang iba't ibang teams namin. At mga tune-up games, pumupunta sa iba't ibang lugar, iba't ibang schools. Part yun ng pag-prepare, pag-training mga athletes namin. All out ang Adamson sa pagbibigay ng tamang benepisyo sa mga atleta. Very supportive ang administration. Not only the administration, also the alumni nagsusupport sa mga sports programs namin. Yung mga athletes ay may scholarships. Mayroon din silang free accommodations. Dahil sa volleyball, syempre nakilala ko. Yung family ko, nakilala ko na yun. Nakatulong siya na ngayon hindi na ako yung binibigyan ng family ko. Parang ako na yung nag-bibigay sa kanila. So parang kumbaga nag-work, student-athlete ka na, diba? Parang malaking tulong na yun sa family ko. Balik sa Adamson, balik kay Galanza, and she puts it away. Kaya naman para suklian ang universidad na kumandlong sa mga atleta, pinaghuhusayan nila ang kanilang paglalaro. Yung paglalaro mo na lang na maayos yung pambayad namin sa kanila para makabawi kami sa binigay nila sa amin. Ang team captain ng men's volleyball na si Michael Sudaria, todo kayo din sa training para muling maiangat ang bandera ng Falcons. Simula dumating ako dito, hindi kami nawawala sa Final Four. So, kahit paano ma-maintain namin yung iniwanan ng mga alumni namin. Team goal namin dito, makarating kami ng finals or siyempre, mas maganda kong champion. Inomotivate ko sa 0-0, sinisimula ko sa sarili ko. Siyempre, una sa disiplina, ayon sa pagiging consistent na laro. Pag malapit masikap yung season namin. May dedikasyon. At may positibong pananaw. Yan ang angat na katangian ng mga atleta ng Adamson Falcons. Tinitignan ko yung bawat players na nakakalaban ko, nakikita ko. Siyempre, na-observe ko sila kung paano sila maglaro. Then, observe ko rin yung sarili ko kung paano ako maglaro din. Parang, titignan ko yung kung hanggang saan yung makakaya ko. Then, pag-aaralan ko lang, then, parang habang natututo ko, bibigyan ko rin yung mga teammates ko ng nalalaman ko. Motivation ko as a team captain, siyempre yung nakaraan ko na kahit papano nahirapan, yung mga lahat ng tiniis namin, sakripisyo. So ayun, siyempre kailangan mong paranasan yung magagandang mangyayari ngayon. Sa aming pagbabalik, magpapakitang gilas ang mga student-athlete ng Adamson Falcons. Coach, pwede ba kami makisali sa laro nyo? Opa, pwede. Kasi kayo si Robby daw gusto daw matuto eh. Ay, ako Coach, ako hinaman nyo. Ito, Coach, ito. Let's go, Coach, okay, sige. Tara. Gets a point there. Ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP ang isa sa pinakamalaking kompetisyon dito sa Pilipinas. Taon-taon, pinaghahandaan ito ng Adamson. Dito nakilala ang mga student-athletes na si Gemma Galanza at Michael Sudaria, ang itinuturing na bagong mukha ng Adamson Falcons pagdating sa volleyball. Nakakatawa siya kasi yung parang dati ako yung nanonood tapos nakikita ko yung mga
dating taga sa amin, naglalaro sa UAAP. So, parang naging inspirasyon ko sila. Then, eto ako ngayon, naglalaro. Proud ako sa sarili ko na narating ko kahit di pa gaano kataas yung level ko ngayon. So, siyempre, lalo na, graduating ako. Dahil sa Adamson, kakayanin ko. Hindi biro ang maging student-athlete. Maraming hamong kailangan pagdaanan. Sa training pa lang, doon na yung hirap. Tapos, after mo mag-training, papasok ka ng lakas. Parang di mo na kayo mag-isip, parang di mo na kayo mag-aral. Pero, kailangan mong labanan kasi nga, syempre, student-athlete ka nga. Minsan, di mo pa mabigyan ng sarili mo ng time. Syempre, sakripisyo, lalo na buhay atleta. Parang kontrolado lahat ng galaw mo. Di ka pwedeng gumanyan sa kabila. Syempre, parang tataposin mo muna yung goal mo. Yung dapat marating mo muna yung gusto mo bago ka sumaliwa. Ang mga atleta ng Adamson Falcons, hinubog at pinatibay ng mga pagsubok sa buhay estudyante at atleta. Siyempre yung discipline sa sarili, tapos kailangan i-balance yung time mo, yung pagiging independent mo. Kailangan kinakaya mo lahat ng mahirap na nangyayari sa'yo. Lesson learned ko dito yung siyempre yung pagtitiis ko, yung natutuwa ko kung tumayo ng mag-isa ko. May mga time na pahina na yung loob ko, pero siyempre nag-iisa ako dito. Kailangan kong tumayo ng mag-isa ko. Ang pamunuan ng Adamson University, ipinagmamalaki ang karangalang isinasampa ng bawat atleta. Very proud kami in the sense na they bring honor to the university. Marami na rin naging successful athletes na nagkaroon ng stint sa iba-ibang professional sports like PBA, saka sa volleyball. Home of the Soaring Falcons. Ipinasilip sa amin ni Gemma ang training ng Adamson Lady Falcons. Let's go. Wow, pa-gentleman. Siyempre, may camera eh. Lupit talaga ng mga Falcons. Ito. At ito ang dahilan kung bakit. Legend yan. The yes. Legend. Miss Sherry Rose Makatanga. Hello, Coach. Hello, Coach Sherry. Okay, so training niyo po ngayon. Ano pong pinaghahandaan niyo ngayon na liga? Actually, sa ngayon wala pa talaga kasi back to school kami lahat. Eh. Ah, every okay. Day po kayo nagte-training. Every day. From 12 to 3 daw. Okay. Consistent kayo na talagang inaabangan sa UAAP. Mga players niyo talagang disciplined. Sa tingin niyo ano ba ang sekreto ng mga Falcons? Actually, wala naman sekreto eh. Siguro lang ngayon kasi bago yung team namin. Kumbaga, marami kaming dinagdag. At syempre, soon nakikita niyo rin yung new coach namin. Syempre pa, hindi namin pinalagpas ang pagkakataong makilaro sa Lady Falcons. Coach, pwede ba kami makisali sa laro nyo? Oo ba? Pwede. Kasi kaya si Robby daw gusto daw matuto eh. Ay, ako, Coach? Coach? Okay naman nyo? Ito, Coach? Ito? Let's go, Coach. Sige. Ito? Coach. Ayan, hagang muntin. Hello po. Ito po yung mga teammates ko, mga rookies and onti na lang yung seniors. So, ito. Hi guys, si Ate Gretchen and si Piolo. Piolo. Piolo daw po. Piolo. Hello guys, Piolo. Hi! Tingnan natin kung magiging Piolo Pascual pa rin siya sa volleyball mamaya. Handa na ba kayong makitrain sa kanya? Pwede ba kami makilaro sa inyo? Pwede ba? Sigurado ba ako sinabi ko? Ako na lang ng volleyball. Target lang natin si Robby para pagbabalik tayo ng bola. Sabi ko sa inyo eh. Ay. Kuha ko na sana eh. Parang pag nakita yung Adamson, yung isang Adamson yan, simple lang na parang tahimik, parang mabait to, na friendly sila, ganyan. Pagiging Adamson yan, para sa akin,
Ito yung paano ka makisama sa isang tao, paano ka makisalamuha, pagiging disiplinado, tsaka since na Catholic school to, so kailangan hindi ka basta-basta titiwalag or hihinaan ng loob sa mga pagsubok na darating sa'yo. Matapos naming makilaro sa mga Adamson Falcons, ang SD Quad naman ang naging destinasyon namin. Dito kadalasang isinasagawa ang ilang mga aktibidad ng Adamson. Like yung Foundation Day, sinaselebrate namin every February at maraming iba't ibang happenings, iba't ibang pangyayari activities. Yung Tatak Adamson yan activity ay parang initiation yan ng mga new students. Tinatanggap sila na may ceremonies bilang bagong mga Adamsonians. So mayroon yung parade, tapos umiikot sila at tinatatakan yung t-shirt nila ng kamay ng mga administrators. Nalibot na natin ang buong Adamson at ang pinagmamalaki ng Adamson. Sana naman nag-enjoy kayo sa ating paglilibot. Oo naman! Oo. So, enjoy. Kayo ba nag-enjoy sa mga activities natin ngayon? Oo, no. Mas nakilala pa namin kayo. Alam mo ako, pag narinig ko Adamson, ang naisip ko na kasi volleyball eh, kasi yun lang yung alam ko sa Adamson. Pero sa nakita ko ngayon, nagulat ako na talagang napaka-well-rounded ng mga taga-Adamson, napaka-talented nila, pero napaka-humble pa rin. Totoo yan. Sa mga nakita namin, sa mga pinapakita nyo, at sa mga pinapakita nyo pa, hindi lang sa loob ng court, kundi sa labas ng mga pader ng school lang ito, feeling ko talaga, Adamson will continue to soar. At alam ko na kung paano yung I do it this way! Salamat. Maraming salamat. Ika nga nila, they will. Education with a heart at truth in charity. Ito ang Tatak Adamsonian. Ako si Gretchen Ho. At ako naman si Rob Domingo. Ito ang University Town.